Good evening mga ka-channel. Our last topic is all about circuit breaker calculation. And now, ito na ang ating last topic or last video regards sa solar setup. Almost completed na tayo. Yun naman ay nasa ano na tayo, wire sizing calculation. Dito pa rin tayo sa power law, power versus power equivalent to current divided by volts or power times current versus times current times volts, and P is equal to power or wattage, and I is equal to current or amperes, and volt is equal to volts, siyempre volts, and power is equal to current times volt, and current divided by power divided by volt, and voltage is equal to power divided by current. So, ang gagamitin natin sa ating electrical electrical wire sizing calculation ay ito po. Ito. Current is equal to power divided by voltage. Yan po ang gagamitin natin sa ating wire sizing. Okay, let's start mga ka-channel. And by the way, kung sino pa I repeat na please subscribe and also like and share mga ka-channel para naman mas lumawak po ang ating channel na mas marami tayong matulungan na matuto ng solar setup. Ang ating method for today is BDI. BDI means BDI method. Ito po ang ating gagamitin, BDI method. BDI is voltage drop index. Yan po siya. BDI and AWG, siguro naman alam niyo na AWG. Hindi ko na explain o hindi ko na sabihin, or American wire gauge. BDI is equal to number 1 is 16 equivalent to 16 AWG. And BDI method is current times distance. Yan yung layo. Is equal to BDI, yan ha, BDI method is equal to voltage drop times volt. Yan po ang ating formula. So current is ampere is equal to watts divided by volts. And distance is
is 1 meter is equals to 3.28 feet. Conversion na po yan. Times voltage drop. Ang drop, voltage drop po natin ay sa DCI number 2. And sa AC is 1. Saan nga pala nakuha yan 2 and 1? Yan po ay nasa NEC na natural electric INEC na National Electric Commission. Yan po ang nire-required na voltage drop. Actually 3 yan, 3 or o nga 3 or 5. Sa tingnan niyo na lang sa INEC na yung voltage drop. Kaya kinuha na lang natin ang 2 DC and 1 is 4 AC. So yan po ang ating method. BDI method, voltage drop index is equal to BDI current times distance equal to voltage drop times volts. Current is equal to watts divided by volt. Feet is equal, 1 meter is equivalent to 3.28 feet. Voltage drop 2 DC and 1 for AC. So balik-aral po tayo tungkol sa ating solar panel. Kasi ang kakalculate natin is ampere. Matatandaan nyo itong ating pinag-aralan na sa 100 watts ay meron tayong 5.5 amps and ang ating BMP is 18 volts. Actually, 18.5 yan. Ginawa ko na lang 18 para mas madali. No? Baka sabihin nyo sa akin ako, ba't 18 lang yun? Ano lang naman yan? Example lang. Example na malapit sa katotohanan. So, ito lang dalawa ang ating pag-aaralan dyan sa wire sizing. Yung BMP at CIMP. Kaya diba, naituro ko sa inyo yan. Kaya dapat panoorin nyo yung mga last video, yung unang video na tinapik natin para makuha nyo tong wire sizing. Kasi kung wire sizing kagad ang panoorin nyo, ay hindi nyo maintindihan talaga. No? So, ang isang single panel ay ang BMP niya ay 18.5 volts ang at ang kanyang IMP maximum power voltage ay hindi, maximum power ampere pala, hindi pala voltage. Equal to
5.5 amps. Dito muna tayo sa solar panel. Solar panel 2SCC. Yan ang ulahin nating wire. Nasa ano muna tayo ha? 100 watts single panel 100 watts na panel board. So ang given specs natin ay given specs ni 100 watts is voltage is equal to 18.5 volts. Ang kanyang current is 5.5 amps. Ang sample natin ng distance ng ni panel 2SCC is mga 10 meters ang ating sample. So kung mas mahaba dyan, convert nyo na lamang. Basta ang 10 meters niya ay pumapatak na 32.8 feet. Ang 10 meters niya. So, kung 15, hahatiin nyo lang to. O kung 20, ipa-plus nyo lang yan. Nasa inyo na yan. Basta ang sample natin is 10 meters. Plus ang kanyang voltage drop. Divide voltage drop. Naano nyo yung ating voltage drop. Sa DC, kasi DC ano to eh, DC line ay 2. Nasa DC ano tayo, nasa DC line kasi ano eh, from panel board to SCC. Kaya DC line. So, inuulit ko ha, sa ano pa lang tayo niyan, solar panel to SCC. Our BMP is 18.5, is our IMP is 5.5, single panel 100 watts, voltage is 18.5, and current is 5.5, sample natin na haba ay 10 meter, equivalent to 32.8 feet, voltage drop divided by a voltage drop na 2. So, dali natin sa BDI. Solar panel to SCC. So, our IMP is 5.5 amps times 10 meters na 32.8 feet. Voltage drop na 2 times 18 volts is equal to 5.5 times 32.8 is equal to 180.4
ampere. And 2 times percentage ng voltage drop. Voltage drop percentage na 2 times 18 is equal to 36. 180 divided by 36 is equal to 5.01 amperes. So I repeat, our formula is distance times IMP times distance, yung haba ng wire, equals to voltage drop na 2 times 18 volts. So 5.5 amps times 32 is equal to 180 amperes. 2 times 18 is equal to 36 volt divided by 180 is equal to 5.01 amps. So, saan marapit ang 5.01 amps? So, dito, makita natin ay 5. So, ang wire size niya is from solar panel to SCC na single panel board na 100 watts is 10. Ang kanyang wire size AWG na single panel na 100 watts. Nakuha niyo po ang ating computation. So, punta na tayo sa series connection. Ito po ay ano po to, ha? Single panel yan, 100 watts. Gawin na una natin kasi ano nga, medyo maliit ang ating board. Kaya sundan nyo na lamang sa inyong cellphone. Mag-list down kayo sa inyong notebook para makuha nyo o masubaybayan nyo ang ating pagtuturo sa gabing ito. So, natatandaan nyo yung turo ko ng series connection, parallel connection, series and parallel connection. So, pag series connection, tumataas ay voltahe. At ang amperahe are same. So, given specs, so, current five amps and voltage, so 18 times 4 is equal to 72 volts. Distance, sample natin is 10 meter equivalent to 32.8 feet. Voltage drop, 2 pa rin. So,
5.5 ohms times 32.8 bit is equals to 180.4 ohms equals to 2 voltage drop times 72 volts is equals to 148 volts divided by the 180 is equal to 121 amps. 1 to 1, so hindi naman natin pwedeng iano sa 1 kasi meron siyang 0.21, so dito natin iano sa 2. So ang wire natin ay 14 AWG, yan sa apat na 400 watts na series connection. So punta naman tayo sa parallel connection. Madali lang po, di ba? Kung inyo la ang susubaybayan ang ating pag-aaral ay madali yan. Yun nga lang talaga ay math subject ang electrical. Kaya kung mahina ka sa math, eh alam nyo na ibig ko sabihin. So parallel connection, ganun pa rin, apat na 100 watts. So pag ang parallel connection, ano naman ang tumataas? Yung ating pinag-aralan. Ang parallel connection naman, tumataas naman sa kanya ay ang perahe. At ang voltage niya ay parehas. So, ang given specs natin ay 22 amps and voltage is 18 volts, distance 10 meter, 32.8 bit. Voltage drop ganun pa rin 2, so 22 amps times 32.8 bit is equals to 721.6 amps is equal to ito pa rin ang ating voltage drop times 18 volts is equal to 36 volts divided by 721 is equal to 20.04 amps. So medyo malaki-laki siya, 20 dito siya pumasok sa ating BDI. So, ang wire natin ay number 4. So, kung titignan nyo, kung pag-oobserbahan nyo, kapag parallel connection, ay mas malaki ang wire kasi nga mataas ang kanyang perahe. Instead sa series connection,
maliit ang kanyang wire kahit mataas ang kanyang voltahe. Kasi sa wire naman, ang mahal, ang inaano natin dyan, hindi naman yung voltahe, yung kuryente. Yung ating pinag-aralan ng mga nauna nating video. So, ang size ng wire niya is 4. Sa apat pa rin yan na 400, sa apat pa rin na 100 watts parallel connection. 4. Kaya diyan na malalaman nyo kung paano setup ang gagawin nyo sa inyong solar, kung parallel or series. So sa ano naman tayo, series and parallel connection. Ganun pa rin, apat na 100 watts. Sa series and parallel connection naman, ay pareha silang nataas yung current and voltage. So, ang ating given specs ay 11 amps and voltage 36 volts, distance 10 meter, 32.8 feet, voltage drop to pa rin. So 11 amps times 32.8 bit, it is equals to 360.8 amps. It's equal to 2 times 36 volt is equal to 72 volts divided by 360 is equal to 5.01 amps. 5.01 amps is an ay siya ay nasa 5. So ang ating wire ay 10 AWG. So yan po, natapos na natin ang wire sizing sa from PB to SCC. So sunod naman natin from SCC to battery bank. So from SCC to battery bank. So ano ang ating formula? So ang formula natin ay, siyempre hanapin natin ay current is equal to power divided by volts. So current is equal to power panel board wattage
Panel board wattage, array. Array. Wattage. Equals to voltage. Ito, may pagkakaiba na to, ha. Voltage ay system nominal voltage. So, power natin ay apat na PV, 400 watts plus voltage. Ang system natin ay 12 volts. Ang gamit natin ay 4S na 32650 na LiPo 4 4S. So 400 divided by 12.8 is equal to 31.25 amps. So, dali natin siya kay BDI. 31.25 amps, ha. Tandaan nyo. O, isulat nyo sa inyong notebook. So, ang ating given specs ay current amps and voltage 12.8 volts. Distance dito mayroon ng pagkakaiba, ha. From SCC to battery bank, ang distance lang naman yan ay mga malapit lang naman yan. So, sample na lang natin ay 2 meter. Para kung ano man. O kaya kung mas maiksi dyan, eh, kayo na lang ang mag-convert sa ano, sa English system. So ang voltage drop pa rin niya ay 2 pa rin. So 31.25 amps times 6.56 feet, is equal to 205. Voltage drop ay 2 times 12.8 volts is equal to 25.6 is equal to 8 amps. So nasaan ang 8? Ayun, 8 din. So, ang wire natin ay from SCC to battery bank ay 8 AWG. Apat pa rin tong ano, ha, apat pa rin na 100 watts. Apat pa rin 'yan. So, 'yon ang ating SCC to battery bank ay 8 ampere. So
Sunod naman natin ay battery bank to battery bank to inverter. Malapit na tayo matapos. Battery bank to inverter. Ang ating formula ay is current is equal to power divided by volts. So current is equal to power inverter wattage. Yung wattage ng inverter kung ilan ha. Voltage yung ating system 12 volts system nominal voltage so power so sample tayo ng 2,000 watts. 2,000 watts. Ang voltage natin ay 12.8 volts. Is equal to current is equal to 156.25 amps. So, dali natin siya kay BDI. 156.25 amps. Balik-balikan nyo lang itong ating pag-aaral ha. Kasi magkakaroon tayo ng same break. Kasi ano na eh. Peak season na ng aking peche plan and aking takoyaki, marami na akong marami nang pa-order kaya magkikita-kita na lang ulit tayo by next year na 2022. Kaya to yung mga nauna natin ay panoorin nyo na lang paulit-ulit at least bago natapos ang taon ay nakumpleto natin ang pag-aaral magmula sa simbol hanggang sa wire. So, current amps. Voltage dito, magugulat kayo kung gaano kalaki ang wire na kailangan. Bagay, ano lang naman to, maiksi lang naman. Maiksi lang yan. Mas, sample tayo ng 2 meter. Maaring mas maiksi pa nga dyan eh. Kasi halos magkalapit lang naman yan eh. Hindi naman natin pinaglalayo yan. 56.56 feet. Bubulol-bulol na ako eh. Voltage drop. Ganun pa rin. 2. So, 156.25 amps times 6.56 feet is equal to 1,025 amps equals to voltage drop ay 2 times system natin 12.8 volts equals to 25.6 amps divided by 1,025 amps is equal to
40.03 amps. Tingnan nyo. 40. Medyo malaking-laking wire yan. 40. Hindi naman pwede dito sa 34. Undercurrent siya. O, so, dito tayo sa 49. So, ang wire natin ay 1.0 AWG wire. Ganyang kalaki ang wire na kailangan niya. From battery bank to inverter. Maria, maiksi naman niya. Mahaba lang itong sample natin eh. Maaaring yung 1 meter lang yan or 0.5 meters lang yan eh. So, yan na po ang ating wire. So, tuloy-tuloy tayo. So, next natin ay inverter to AC load. Lapit na. Inverter to AC load. Ang ating formula ay current is equal to power divided by volts. So, current is equal to power inverter wattage volts to, medyo maano na to, ang volts niya na ay DU, AC voltage. Ito na yung 220 volts na galing Meralco. So power, ang ano pa rin natin ay 2000 watts pa rin. Ang voltage niya ay 220 volts AC. AC na yan ha. So 2000 divided by 220 is equal to 9.09 amps. So dali natin siya kay BDI. So ang ating given specs, current is equal to 9.09 amperes and voltage to 20 volts, distance. Ito, medyo malayo-layo to kasi inverter to load na to eh. Kaya sample tayo ng 10 meter. 2.8 feet. Kayo na lang mag-adjust kung gaano man kahaba. So ang voltage drop natin ay, natatandaan nyo yung unang ano natin ay pag 1 ay, pag AC ay 1. So 9.09 amps times 32.8 feet is equal to 298.152. Voltage drop is 1 times 220 volts. 220 volts
divided by 298 is equal to 1.35 amps. So 1.35 amps ay hindi siya pwede kay 1 kasi undercurrent. So dito tayo sa 2. So ang wire natin ng inverter to AC load ay 14 AWG, parehas din ng house wiring natin pag ilaw. Ang ginagamit ko ay 14, pag outlet ay 12. Alam ng mga electrician yan, mga house wiring, mga contractor. So dito po tayo, dito nagtatapos ang ating pag-aaral about wire sizing. As I said, complete natin from start ay ang ating wire symbol and function hanggang dito, hanggang wire sizing. So shout out nga muna uli pala sa aking mga mentor, sa aking 34 channel na mentor na pinag-aralan bago tayo natuto ng solar setup o solar system. So kayo rin kung ano man, balik-aralan nyo lang yung ating topic kasi medyo stop muna tayo kasi nga ay sikasuhin ko muna ang aking business kasi peak season na ngayon, December na, ay by next year na lang tayo uli magkita-kita. And I repeat, please subscribe naman and also like and share para mas marami ang makapanood nito at mas maraming matuto na ang kapwa natin Pilipino. Sana dumami tayo, dumami ang may kaalaman o may karunungan sa solar setup. Hindi po ako madamot sa kaalaman, lahat ng nalalaman ko ay ibabahagi ko po sa inyo, libre po yan, wala tayong hinihingi kahit ano. Kaya ko naman supplyan yan dahil ako nga ay isang businessman. So yun naman po, at muli binabati ko kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Sana ay walang maaksidente sa inyo, huwag na kayong magpaputok, umaari lang para iwas aksidente. Salubungin natin ang Pasko't bagong taon nang walang anumang maaksidente sa atin, at lalo tigit na always ano pa rin, sumunod tayo sa protocol ng ating government. Always wear a face mask pag tayo lalabas, at kung hindi naman kinakailangan na kausa o makipagtumpukan ay huwag na, medyo iwas-iwas muna tayo lalo na ngayon. May lumabas na naman na bagong variant na micron. Ay nako, napakaraming variant. May bagong flavor na naman ang coronavirus. Ay, sana nga ay hindi na naman maapektuhan ang ating negosyo. Nakakaawa na, napakaraming nagsarang kumpanya at marami na talagang naghirap o nawala ng trabaho dahil sa coronavirus na yan. Sige po, muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo, sa inyong panonood at sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating channel. Muli, pa-share nyo naman sa inyong mga kamag-anak, and also subscribe na rin po. Muli, binabati ko po kayo na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. And shout out nga pala, and shout out again sa aking mga mentor
na 34 channel sa aking YouTube. 34 po yan na pinag-aralan ko na isa-isa. Maraming maraming salamat po, and good night, and to God be the glory.